Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At andito na naman ang iyong nag-iisang stroke vlogger ng Leyte. Na syempre wala sa vocabulario ang smoking. So for today's vlog, mayroon kasing isang taong nag-suggest kung ano daw yung naramdaman ko nung una akong na-stroke. Well, nung na-stroke ako, syempre, unang-una, sobrang bigat ng katawan, guys. As in, sobrang bigat. Hindi ko maigalaw buong katawan ko. Ultimo, leeg, dito, hindi ko maigalaw. Tapos hindi po ako makakain ng solid food. So, nilagay dito sa akin. Parang may pinaano sa akin na tubo dito. So, dito po ako kumakain. Iba-iba tayo ng effect kasi. Yung iba, okay yung pagbuka ng bibig nila, nakakalunok sila. Pero ako kasi, tabi nga yung dito ko, so dito ako nakain. Hindi ako makapagsalita, guys, ng more than 2 weeks. So, yan ang una ko naramdaman. Tapos, sobrang bigat, guys, kasi yung ugat na pumutok sa akin is connected siya sa lungs ko. Kaya ako hemorrhagic kasi nga, nagkalat yung dugo dito. Tsaka dito, kaya ako naging acute siguro dahil sa 11 ako inatake ng gabi, tsaka 5 a.m. na ako naisugot sa hospital. Sobrang hina ako, guys. Ultimo, mulat ng mata, hindi ko kaya. Parang ganun lang ako. So, ganun, sobrang payat ko kasi ilang araw ako hindi nakakain dahil nga, hindi nga ako makalunok. So, ang ginagawa sa akin, ginaganon ako dito ng tubig, dito lang. Pero hindi ko kaya lunukin, guys. So, para lang yung lips ko, hindi siya mag-dry ng sobra. Kasi hindi nga ako makainom ng tubig that time. Ano pa ba yung naramdaman kong iba? Alam kong pare-parehas tayo ng mamanhid, no? Dati kasi, nung una akong na-stroke, manhid yung katawan ko. Buong katawan, guys. Ultimo dito sa left side. Actually, dito kasi affected ko eh. Ultimo sa left side, hindi ko rin manhid ako. Buong katawan talaga. Pero, ngayon, dito na lang sa right side. Pero hindi na ganun kamanhid. Pati yung buong katawan ko, hindi na ganun kamanhid. At, yung mata ko kasi, naduling ako, guys. So, luckily, bumalik siya. At saka, nag-start na ako makapagsalita dahil din sa everyday. Lagi ako nag-ABCD. Ganyan. Everyday yan. Kahit nasa upuan lang ako, lagi amakanta ng ABCD. Ayan, so, marinig yan ng mga kapitbahay ko. Hindi ko po control ang aking salita. I mean, hindi ko nakokontrol na nagsasalita ako. Alam kong masalita ako that time kasi pinapractice ko yung bibig ko, pero hindi ko control kung hindi ko makontrol. Bigla na ako nagsasalita. Ewan ko lang sa inyo, guys, pero yun kasi yung nangyari sa akin. Hirap akong pumupo at umihi, guys. Syempre, yung mga organs nating ata kasi nabaldado tayo, no? So, hirap ang bagong stroke talaga, hirap pumupo at umihi. Especially natangga ng catheter. Sobrang hirap po. Ayan. At saka yung na-feel ko that nung na-stroke ako, dahil nga hindi ako makatayo at hindi ko may galaw yung kamay ko, lahat hindi may bagalaw, hindi po ako makatulog ng maayos. At hindi talaga maayos, hindi talaga ako makatulog. So, and actually, that time, merong akong iniinom na gamot na pampatulog. So, iniinom ko siya para makatulog lang ako, para makapagpahinga yung brain ko. Pero, kalaunan naman, nung nakapag-start na ako maglakad, dun na ako na parang natuto ng matulog. Kasi, mai-stress ka talaga sa nangyari sa'yo na hindi mo makakaya yung lahat na ginagawa mo dati. Diba, ultimo pagtayo, ultimo paglakad, ultimo pag-toothbrush, hindi ko talaga kaya, guys. Ultimo pag-inom ng gamot. Alam niyo, nung uminom ako ng gamot, dito pa rin yun. Umuwi ako sa amin, dito pa rin sa ilong ko. Hanggang sa parang sabi ko, makakalunok na ako, tinay na. Tapos yung gamot, mapait na mapait. Tinutunaw siya. Kasi hindi ko nga malunok. Kasi nung kalaunan na nalulunok ko na, sabi ko parang malulunok ko na kasi ang pait niya talaga. Kasi tinutunaw siya eh. Tapos isang kutsara. Alam mo yun? Magtitiis ka ng sobra.
So yun, yun ang naramdaman ko talaga nung una. At ngayon, sobrang thankful ako sa nangyari sa akin. Although, pinagdaanan ko yung mga yun, naging malakas naman tayo. Pero, yun nga, laban lang tayo guys. Kasi, hindi naman tayo forever na ganun, diba? Ako kasi dati, iyakin ako guys. Konting ano lang na may bukol, may something sa katawan ko, naiiyak na ako. Bakit? Feeling ko mamamatay na ako, ganun. So, ginagawa ko prayer. Yan. So, every day nag-exercise ako, halos walang tigil po ang exercise ko that time. Kahit nasa ano lang ako upuan. O close open, ganyan po yung ginagawa ko dati. At, iniisip ko rin kasi minsan yung mangyayari sa akin in the future. Na sino mag-aalaga sa akin, kung baldado ako, ganto lang ako. Yun ang iniisip ko eh. Kaya, nag-porsige talaga ako na, eto, makarecover ng kahit paano. Hindi pa ako fully recovered. Siguro nasa 70% pa lang ako, to 80%. Pero, alam ko, sooner or later, mangyayari yon. Basta, magtsaga lang tayong lahat. Gawin lahat natin yung makakaya natin. Kasi tayo lang din makaka-help sa ating mga sarili. Yung PT, oo, makaka-help yan. Pero sarili mo din yung makaka-help talaga sa'yo. Ayan, thank you so much guys for watching my videos. At gusto kong i-shout out yung taong nag-suggest kung ano yung naramdaman ko nung una. Well, eto si... Ay, mali pala. Gusto ko palang i-shout out si RTPA. Siya yung nag-suggest kung ano daw yung na-feel ko nung bago ko na-stroke. Ngayon ko lang nabas. Akala ko after ako na-stroke. So, ang na-feel ko, una talaga, gusto ko matulog. As in, gusto ko matulog. Inaantok na ako pero hindi ako makatulog. So, isa na yung sintomas, guys, na inaantok ka na pero hindi ka makatulog. Pangalawa is, naiihi ako. So, umihi ako, guys. Pero, pag tayo ko, out of balance na ako, wala na akong balance, parang akong lasing maglakad. Pangatlo guys, yung dito ko namamanhid, ginaganon-ganon ko yan dati. Sabi ko, bakit namamanhid? Yun. Pang-apat is, yun na, nagsuka na ako, dun na. Humiga kasi ako guys, kasi antok na antok ako. So, gusto ko na matulog na parang makakatulog na ako. Humiga ako yun na yun. Dun ako nagsuka. Ang naalala ko, isang beses lang ako nagsuka. Pero 2 times ako nagsuka. Tapos, ang naramdaman ko is, wala, hindi ko na alam yung sinasabi ko, pero ang nararamdaman ko is nagbabago na yung pagsasalita ko, na parang, antok na antok ako, na parang, nagsasalita ako, pero hindi na ako pakapagsalita. Ganon. Ganon yung feeling. So, pag nararamdaman mo yung lahat ng sintomas na yan, ng hospital, ang padala ka na sa hospital nang maagapan kasi ang hirap ng life after stroke. So, lahat ng sintomas, guys, nasa ano ko yan, nasa reels ko. Yung iba natatabi, yung dito, natatabing yung dito, ganyan, nababa yung dito. Yung iba naman, nawawalan, yung pagsasalita, nag-iiba na, nawawalan ng balance, ganun po. And gusto ko mag-shoutout sa mga kaibigan ko, yan, sa Stroke Journey Philippines, hello po. Alam kong nanonood kayo. At syempre, gusto kong i-shout out si Mac James Rosette Bawa ata siya. Si Rolando Marquez Sabano, hello. So, sana po i-follow niyo ako sa page ko at nilagay ko yung link sa baba, yun ang page ko. Same lang ng pagmumukha ko dito sa YouTube. Sa profile picture ko dito sa YouTube, same lang din dun sa aking page. At sa lahat po ng gustong magpa-shoutout sa akin, sabihin nyo lang, mag-comment kayo sa section box below or mag-message kayo sa akin sa page ko. Ayan, welcome naman po kayong lahat. At thank you so much po for watching my video po. Sana po supportahan nyo ako lagi. Thank you so much ulit. Next time ulit, mga kabanding. Bye-bye!